Hello, mayroon akong magandang papaya. Tamang-tama lang yung size sa gagawin ko. Itong ganda, ripe papaya. Gagawa ko ng dessert out of this papaya. Cut ko lang itong sa itaas. Ganda, punong-puno ng laman. Mapulang-mapula. Native papaya. Ganda. So ito ay scoop out ko yung itong seeds. Alisin natin ang seeds. Ganyanin ko muna para ma-clear. Orange na orange ang kulay. Mapulang mapula. Very nice. Ripe papaya. Scoop out ko lang po ito. Ito ang seeds. Kasi hindi natin kailangan yan. Ayan, na-scoop out na po natin ang laman o ang buto. Ito, halos isang plato ang buto ng ating papaya. Takpan natin ulit, set aside. Dito po sa ating bowl o kaya sa ating pot, ay maglagay tayo ng isang tasang tubig. Pwede rin po, optional, pwede tayo maglagay ng isang tasang milk, fresh milk. Kahit anong klaseng milk, pwede. So ito po nilagay ko. Kung walang milk, pwedeng tubig. At maglagay po ako ng 1 teaspoon and a half ng white jelly. Kung may agar-agar po kayo, kagaya nito, maglagay po kayo. Pero kung wala naman, okay na. No jelly lang. So maglagay ako nito ng 1 scoop, konti lang, maybe 1/2 teaspoon, and stir. Optional lang po kung gusto nyo matamis, eh pwede din po maglagay ng sugar. Pero ako konti lang ng sugar ilalagay ko kasi matamis na yung ating papaya. So optional ang taste, according to your taste. Kung gusto niyo matamis na matamis, pwede niyo dagdagan ang sugar. Pero kung gusto niyo tamang-tama lang, ay 1 teaspoon, ay pwede na. So 1 and a half teaspoon ang ilalagay kong sugar. At ito po ay pakuluan natin. Ayan, at kumulo na po yung ating mixture. So, patayin na po natin yung ating stove. At itong kumulo na mixture natin, ito po ay ilagay natin dito sa ating papaya. Sa kinuhanan natin ng buto. Ayan, tamang-tama lang na napuno ang ating papaya.
Yan. At ito po ay lagay natin sa freezer para mabilis, no? Ang pag-firm. Kailangan po magiging firm pag malamig. So, ito ay pwedeng i-overnight sa refrigerator or pwedeng 4 hours na ilagay natin sa freezer ay pwede na po siyang kainin. So, depende po sa kung mabilis. Ito po yung isang extra lumabas na buto. Pero okay lang po yun kasi nag-iisa nga lang, hindi na scoop out agad lahat. So, yan po ang ating papaya. At ito ay palamigin natin, lagay natin sa refrigerator for about 2 to 3 hours, no? At mamaya ipakita ko po sa inyo yung ating ginawang experiment na dessert na papaya. After 1 hour and a half, excited po ako malaman kung ano na ang nangyari sa ginawa ko. Tingnan natin. Cannot wait. Pwede naman po ito kasi overnight, pero nilagay ko sa freezer. Wow! Yan ang ating papaya. Palagay ko ay pwede na natin slice. Let us see. Wow! Very good! Perfect! Slice na natin. Galing! Ganda. Mayroon pa tayo isa? Aha, ito na po ating finished product. Ang ganda-ganda ng ating papaya. Papaya jelly. Sarap. Tikman natin. Papaya gabaw. No, native. Sarap po. Kung maubos ko itong buong papaya. Yan ang ating masarap na papaya jelly dessert. So, kahit hindi mag-overnight sa ating refrigerator, eh, pwede namang 1 hour and a half kung mailagay natin sa freezer.
just to make the jelly film, no? Ito po yan, ang ganda-ganda. Papayang papaya, orange na orange, at saka masarap ang jelly. Thank you very much for watching. Para sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe po, watch, like, and make comments. Bye! Thank you very much for watching. God bless us all. Bye-bye!